The Mel and Toni Show. 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 The Philippines' newest online network. Online network. A5 Digital Media. A5 Digital Media. Makikinig sa'yo. Makikinig sa'yo.
The views and opinions expressed by the host and the guest do not necessarily reflect those of the channel and the management. The Mel and Toni Show. The Mel and Toni Show. Parang isang taon. Hindi, ano ka ba? Nag-show lang tayo last week, di ba? Oo nga, pero alam mo yun, parang ang dami na nangyari sa buhay-buhay namin. Oh my gosh, kapatid, gusto ko yan. Parang gusto namin marinig. Lahat yan, ano ba ang mga kaganapang nangyari sa'yo lately? Yan, kamusta ka? Itong podcast eh. Yan. Oo, alam naman sila, di ba? Oo, hindi ako. Nagkaroon ako ng pelikula na ginawa. Nag-press con. Abangan niyo po yan, Caught in the Act, December 15 po siya ipapalabas sa mga sinehas. Kami yung unang pelikula na ipapalabas after pandemic. So nasa history kami ng ng cinema. Panalo. Eh, ikaw naman kapatid, anong kaganya pa nago? Bago ang lahat, syempre congratulations sa movie mo, 'di ba? Kasi syempre, kumaga one for the books, 'di ba? Yes. After pandemic, ay unang papalabas, 'di ba? Ako naman, ang mga kaganapan, syempre, marami kasi nagtatanong sa akin TikTok acting challenge. Yes. So sa December 10 or 11, papalabas na 'yung bagong TikTok acting challenge na gagawin ko on TikTok. So may mga bagong mga pa-prizes doon. So may iba doon. Tapos, pangalawa, of course, may YouTube channel. Yes. And then, nasa dubbing stage na kami nung BL series na ginagawa ko. Papalabas sa January. Yung The Rainbow Prince under Oxen Films. Wow! Yan, directed by Sean Lim. So, January, pinapasok ang taon, meron kayong bagong first ever naman na musical BL series na mapapalabas. Oh, musical pala siya. So, yes. Kung antaka, malamang musical, di ba? At saka, at least, eto, nasa history na rin kami kasi nga first kami na so, BL na. Very historical ang mga beauty natin. Historical pala, hindi historian. May pagkatanga talaga. Very historical tayo, di ba? Correct. Okay, kapatid. Pero, di ba, ang bilis ng panahon. Mm-hmm. Patapos na ang 2021. My goodness. Diyos ko. Totoo pa naman dyan, pero bago matapos ang 2021, ano kaya ang image of the day natin? Chuk, chuk, pak. Image of the day, ayan na. Pinag-usapan pa lang natin. Nakasabi lang, sine. Naku, movie houses. Nakanood ako kasi last time nakapag premiere night. Oo, saan kayo nag-premiere night? Gateway. Sa Gateway, 5. Okay. Cinema 5, Gateway 5. Gateway Cinema 5. Bukas na mga sinihan, kaya syempre, diba? Pero slowly but surely. Mag-start sila on the 15th. Yan, diba? Yes. So kapatid, maganda ba ang mga napanood mong pelikula sa sine ngayon? Siyempre naman kasi pelikula ko yung napanood ko. Yun lang talaga? Yun pa lang napapanood ko sa pelikula sa sinehan. Okay, kasi okay. Yun pa lang yun, di ba bago pa lang. So, nag-premiere. Yeah. So, yun pa lang yung napapanood ko. Wala pa naman ako napapanood na iba. Okay, ako naman kasi mga napanood ko, syempre dahil Marvel fan ako. So napanood ko na yung Shang-Chi. Mm-hmm. At saka yung Eternals, of course. Yan, so pagdating sa mga Marvel yan, nungunguna ako dyan. Pumipili na kagad ako, kapatid. Yes. Oy, ano naman yung inaabangan mong pelikula na yung ilalabas? Pelikula mo! Oh!
Siyempre, December 15, ha? Love Your Own. Correct! Diba? Caught in the Act. Diba? Ang balita ko, mabilis ang pacing ng film, ha? Yeah? Totoo ba? Oh. Ay, ang saya! Caught in the Act, December 15. Kaya panoodin niyo. Diba? Oh, kapatid, ano naman ang pelikulang papanoorin mo lang sa cinema? Siyempre, Caught in the Act na, diba? Wala. Pero meron pa naman akong gagawin isa pang pelikula, pero gagawin ko pa lang. Oh, diba, busy ang kapatid mo. Kapunta ako ng Zambales. Ay, okay, very good dyan. Meron ko lang taping. Eh, shoot pala. Lock and shoot. Well, shoot. Good luck sa'yo, diba? Correct. Oh. Ano naman pelikula ang napanood mo na? Na... di mo makakalimutan. Alam mo, actually, marami ako mga pelikula na hindi ko makakalimutan. Pero yung gusto kong i-share sa inyo, yung hindi ko makakalimutan, is yung nung 80s, yung 80s kasi, ang 80s, ano ba? Oo, pasensya na, pero kailangan malaman nyo to. Yung 80s and 90s kasi, kapag first day showing ng pelikula mo, or yung pelikula kung saan ako nando doon, usong-uso dati ang theater tour. Ay, oo, totoo. You know, ang theater tour, syempre hindi na ginagawa ngayon eh, pero isa yan sa tradisyon dati sa pelikulang Pilipino, sa industriya, kung saan kapag first day of showing, yung mga artista nagagather around sila, tapos nakasakay sila sa isang bus, tapos they go around sa lahat sa cinema from Alabang to Central, bababa sila. May katulad ng Grand Central. Yun na nga eh, bababa sila. Kaya nga 80s SM na siya. Bababa sila mga artista, tapos pupunta sila dun sa sinihan, tapos yung mga fans, yung mga nanonood nando dun, makikimingle sila dun. Tapos, kung hindi pa tapos yun, lalabas sila. Paglabas sila ng sinihan, alam mo, sa labas, kung upuno ng mga ano, aakit ngayon yung mga artista sa bus, sa taas. Tapos mamimigil sila ng mga posters kung saan ando dun pipirma sila. Kasi yung, mga, yung time na yun, very engaging. Ang saya. That's what I miss. Yung pwes, gagawin ko yun manon. Sa December 15, iikot po ako sa mga... na mag-isa! Na mag-isa! Hindi, tsaka mag-isa, di ba? Bigyan mo sila ng poster, bigyan mo sila ng ano. Pagkakawa ko na sarili kong poster, Peter, ma'am. Hindi yun. Ibalik mo yung passes. Ibalik mo yung passes. Yung araw ang tawag passes. Di ba, naalala mo? Oo, passes ka pa. Bigyan mo, ibalik mo, may passes. Kot, hindi ako, kot, hindi ako. Di ba? Oh, ayan na. At ngayon, mga ka-TMTS, it's time for our i-hashtag mo. Sino kaya ang mga mananalo sa ating hashtag halakhak TMTS? Kaya roll DTR. Okay. Si Mosang ang nanalo. Charot, hindi. Anong tawag? Mosang kasi si Mosang. Oo, mga tismosang. Sino siya? Oo. Teka lang ha. Oo. Yan. Kasi napili natin yan. Kasi syempre yes. Halakhak, di ba? So, ito yung mga kaibigan group of ano. Girls na nagkalakakan sila. In fairness, na-miss ko yung ganyan nung Mosang, high school of college Mosang, ako. Diba? Yes. Diba, sabi nga dyan, no, ang tunay na magkaibigan, nag-aasaran, naglalahita, nagmumurahan, pero kahit ilan din nag-iiwanan from Clarice. Yon, siya ang nanalo. Congratulations! Sa like natin Laika. Nakita yan. Yes. No? Sino yung pangalawa? Bye! Hindi ko mabasa. Oo. Hindi. Ang pangalan pero wedding, di ba? Oo. Tsaka ito yung mga ano stolen, di ba? Yung mga candid kapatid na ang ganda. Si Lance. Si Lance din. Sa Laika din natin ito nakuha. No? So, congratulations! Congrats sa ating two lucky winners! Makakatanggap po kayo ng 1,000 Laika gems, 2 bottles of Pasterific, and 25 kilos of prize mula kay Gretchen Barret. Yes! The Mel and Toni Show will contact you on how to claim their prizes. Usually every Tuesday yan. Dahil live kami dito, tapos pumupunta dito yung mga nagkikilin ng prizes, nagkakaroon kami ng meet and greet. Correct. Diba? Our address, number 32, Matalino Street, Tiliman, Quezon City. Memorize yan. Mo talaga. Of course. At ngayon, kapatid, ano kaya ang ating new entry of i-hashtag mo? Ang aming new entry ay hashtag RollBTR. Yan. Ang ganda, kapatid. Thank you. Ang hashtag natin ay hashtag MeTimeTMTS. Kapatid, yan, kasi syempre, yung clouds ng band, hinitingin ko. Hindi, ang ganda nung shot. Hindi, ang ganda nung shot. Hindi, kasi sometimes, you know, nagbabasa pala siya. Oo. Tinuturoan ko magbasa yung aso namin. Kasi syempre, I want Chichi to be so smart. Chichi! You know? Yan. Hindi, kasi yan yung mga me-time, di ba? Minsan, pag nag-workout ka, me-time mo din yun. Sa akin, minsan yung me-time ko, I want, gusto ko with my dog. Tapos, babasa na libro. Di ba? That's my me-time. Di ba? How about you? Anong entry ni Toni ko? Pak, dagat. Ah, oo. Alam mo, 1992 ito eh, no?
bagong-bago. Ay, sa likod mo pa lang, sa likod mo pa lang. Saan ba ito? Matabong kay beach ba to? Uy, hindi. Saan ito? Ano yan? Sa Ilocos yan. Ang ganda. Oo. Ayan, kasi ako kasi, me time ko yan, pag nasa dagat ako, nakakapag-isip ako, nakakapag-relax ako. Hindi, mahilig ako sa dagat, pero hindi ako lumalangoy sa dagat. Oh, kung maga parang yung gusto ko lang siya nakatanaw. Nare-refresh ko. Gusto ko bumili ng dagat eh. Charot, hindi. Like, ang ganda nga ng picture na yan, kahit na masyadong bago, no? Bagong-bago talaga yung picture. Hindi, nakakapag-contemplate ka yan, di ba? Contemplation yung me-time mo. Kaya, okay. Pacific Ocean na yan, no? Di ba? Oo. Tsaka ang ganda kasi focus dun sa puno. Tama ka naman, diba? Doon. Oh, kaya mga ka-TMTS, sali na. Just post a photo sa IG, FB, or like ka ng photo ninyo, syempre, na ang ginagawa nyo kapag... Kaya mo, nagbabasa ako, di ba? Ituloy mo na. O kapag gusto nyo mapag-isa, di ba? Or yung hashtag MeTimeTMTS. Correct. Yan, alam nyo, syempre, competition to, contest to, pabunggahan to ng MeTime kung ano man yung ginagawa ninyo. But of course, you have to be creative sa pag-feature nyo para tumaas ang chansang manalo. Kaya galingan nyo. Kumaga parang kung magpo-post kayo ng hashtag, kailangan pang malakasan. Correct. Tama ka naman dyan. And make sure na ang caption nyo ay may hashtag MeTime TMTS and tag the Mel and Toni Show. We will choose two lucky winners and get a chance to win. Paulit-ulit, wag ko yung tanga, di ba? 1,000 Leica gems, 2 bottles of pasta ripik, and 25 kilos of rice mula kay Gretchen Barreto. O Gretchen, ano na? Charot! At yung Gretch! Maraming salamat, di ba? Alam mo, bukod doon, pasalamat din natin si Ate Gretch kasi nakatanggap ako kagabi. Yes. From Love is Essential Box. Yes. From, of course, kay Gretchen Barreto. Kaya maraming salamat. Thank you so much. Thank you so much. At kami po ay magbabalik after this commercial break dito lang sa The Mel and Toni Show! Promise! Toni Show! This program is brought to you by Florencia's Kitchen, Supling, Mucho's Kitchen, M Gallery, M Clothing, M. Ong, Hazel Berry, Aura Rus Aesthetics and Medical Group, and CCYG Il Terrazzo. This program is brought to you by Florencia's Kitchen, Supling, Mucho's Kitchen, M. Gallery, M. Clothing, M. Ong, Hazel Berry, Aura Rus Aesthetics and Medical Group, and CCYG Il Terrazzo. This program is brought to you by Florencia's Kitchen, Supling, Mucho's Kitchen, M Gallery, M Clothing, M Ong, Hazel Berry, Aura Rus Aesthetics and Medical Group, and CCYG Il Terrazzo. This program is brought to you by Florencia's Kitchen, Supling, Mucho's Kitchen, M Gallery, M Clothing, M. Ong, Hazel Berry, Aura Rus Aesthetics and Medical Group, and CCYG Il Terrazzo. This program is brought to you by Florencia's Kitchen, Supling, Mucho's Kitchen, M. Gallery, M. Clothing, M. Ong, Hazel Berry, Aura Rus Aesthetics and Medical Group, and CCYG Il Terrazzo. This program is brought to you by Florencia's Kitchen, Supling, Mucho's Kitchen, M Gallery, M Clothing, M Ong, Hazel Berry, Aura Rus Aesthetics and Medical Group, and CCYG Il Terrazzo. This program is brought to you by Florencia's Kitchen, Supling, Mucho's Kitchen, M Gallery, M Clothing, M. Ong, Hazel Berry, Aura Rus Aesthetics and Medical Group, and CCYG Il Terrazzo. This program is brought to you by Florencia's Kitchen, Supling, Mucho's Kitchen, M Gallery, M Clothing, M. Ong, Hazel Berry, Aura Rus Aesthetics and Medical Group, and CCYG Il Terrazzo. Toni Show! Ay, bumalik tayo, di ba? Ang
ang puti mo dyan. Kapatid, hindi totoo ang puti mo. Mukha ko multo dyan. Hindi naman. Nag-luxing pa nga ako kanina. Ilaman nyo nga ako ng marami. Wash out ka naman. Okay lang ba yung... Okay, ayan o. May ganyang factor. May ugong factor. Kung may keme. Ayan o. Hindi kaya masyadong ano, kasi syempre... Ang hirap ng life. Oo. Anyway, dito na tayo ngayon sa Rated MD. Yes. Pero this time, iba naman ang ating Rated MD. Kasi we both decided, and the staff decided, na kung mag-Rated MD ngayon, at sa mga sa susunod, may mga tayo sa ang Rated MD natin ay live. Correct. Live. Para at least makikita nyo live. At talagang nakikita nyo talaga kung sino talaga yung may-ari nung business establishments. Yes. And talagang para maging mas intimate yung pagkakaano natin ng Rated MT, di ba? Pagkakalatag natin ng Rated MT. So, ang Rated MT natin ngayon ay ang Tita Mommies. Kapatid. Yes. Ano? Oh, introduce mo na. Introduce mo na. Hindi, siya yung guest natin ngayon, siya yung may-ari ng CEO, siyempre, ng Tita Mommies. Yung Tita Mommies, ano yan, vegan chuchu. Siya na mag-explain. Si Jonathan Ivan Rivera. Yes! Thank you very much for having me. Thank you. Okay, Jonathan. Bakit yung kulay niya mas maganda kaysa sa kulay ko? Ang ganda no. Basta mang-ayon siya. Oh, hindi, tsaka yung ano yung kulay niya pantay na pantay. Oo, yung sa akin hindi ganun. Hindi naman masyado. Okay. Hindi, Jonathan, yes. Ano ba tong ano Tita Mommies? Tita Mommies. So, Tita Mommies is an affordable vegan ulam plan. Yes. So, pag sinabi natin vegan, ano ba yung vegan na pumapasok sa atin na food? Plant-based siya. No animals were used. No animal products, so it's completely vegan, it's healthy, good for diabetic, for dialysis patients, na palaging mahal ang vegan. So ginawa namin siyang super mura for a price of 700 for 1 week. That's 21 ulams na. That's like 3 for 100 per day. Na mas mura pa siya kasi in other meal plans, every day ang delivery. Sa amin, yung 21 na ulam, makukuha mo siya in one delivery, in one Sunday. So kuha mo na. Pero bilang bumibili ako. Yes. Suking-suki po namin. Bumibili ako talaga. Nakikita ko sa'yo yun. Yes, yes. Oh, okay. Teka muna. So, lahat ba kayo sa family? Vegan ba kayo lahat? That's why. Ano yung history muna nung ano, ng Tita Mommies? Okay. So, it's a funny story. No? Si Tita Mommies nag-start siya as a barbecue business. Barbecue business, as in lahat ng bawal. Yung isaw, yung baboy, lahat ng taba. Tara! Diba? So, doon nagsimula si Tita Mommies. And then, there's just the three of us, my mom and my dad. And then during 2-3 years ago, nagkasakit si daddy, nag-ICU and everything. His kidney started to fail. He had heart problems, diabetic complications, 90% blindness. So, it was a traumatic experience of going back and forth to the hospital. Yes. So, ako, na-witness ko yun lahat. So, labas-pasok, na-operahan na. So, dapat okay na, bumalik na naman. And then, dialysis, how much is dialysis per session? That's like 10,000-12,000 per session. And sa kanya, nag-start ng thrice a week, hanggang naging 4 times a week. So, it was a struggle. It was a struggle. So, yung Tita Mommies Barbecue, binuhay si Tita Mommies Barbecue, naging barbecue, naging karindirya. And then my mom had to do taxi driving during that time, you know. Oh. So it was that struggle until he passed. After he passed, I saw a documentary that veganism could actually reverse all of that. Okay. It could actually reverse diabetes. It could actually reverse your dialysis problems just by changing your diet. Tama. Tinignan ko, bakit hindi mas maraming tao ang maging vegan? I tried. Inaral ko. Ang mahal. Ang mahal maging vegan. May mga meal plan na parang 2-5 a week. 500 a day. Dahon lang ang kakain mo, pero Exactly. Bakit ang mahal? Eh, gulay lang siya. Dahon lang siya. Exactly, di ba? Ang sabi ko kay mami, ang mahal. Tama na yung barbecue na yan. Parang pinapatay natin yung tao. Kasi nagka-clog ang heart and everything, di ba? Because of the barbecue. So, eventually, I tried out being vegan. And then, it worked out. We started with our first product was a vegan burrito. Kasi parang walang fast food na vegan food choices. Yes. And then eventually, bakit ang mahal?
nag-pandemic na, wala na akong pambili ng vegan food ko kasi lahat ang mahal. So, bakit ba hindi natin gawing mura? Ano ba ang mura na kaya ng normal na tao? Na somebody who's taking dialysis, kasi ang mahal ng dialysis, on top of the session, may inject-inject pa silang binabayaran. Yeah. Can they even afford getting a meal plan na 2,500? Uh-huh. Diba? Parang kung ako yung pasyente, gamot ko na yun eh. Yes. So would I spend that much for my food pa? So naisip ko, ano yung mura? Mura would be 3,400 in a day. Yes. So, sabi ko, ma, paano natin gagawin yon para even the patients could at least lessen their maintenance medicine kasi they're living a healthier lifestyle. True. Sabi niya, lugi tayo dyan! 3,400 Lugi tayo dyan! Sabi ko, hindi, try lang natin. We started out with 40 clients. Next week, we started with 70. Next week, we started with 100. Next is 150, 200. And then it just kept on growing with the help of friends who kept on posting and sharing. And we're just grateful. And now we're here at the Mel Toni. Yes. Oh, diba? Yes. Thank you so much. Ivan, what's this? Unang-una, kala ko yung pinakinggan kita, kala ko ano, newscaster. No? Everybody here in the studio, diba? No? Ang galing niya magsalita, hindi ba? Oo, diba? Parang gusto niya tayong palitan, kapatid. Lahat nga, lahat nga dito, ang tahimik eh. Di ba, diba? Nakinig kasi talaga sa kanya. Oo, kasi talagang may modulation na her. Correct. Ganun. Parang, alam mo, hindi ko alam kung maganda gabi bayan na umakay tayo na si Angelo Castro Jr. Napansin mo ba yung buong studio na nahimik? Kasi, at saka ang ganda kasi the way he speaks, there's command and then there's authority. And then, you know, ang ganda ng pagkakamodulate. Diba? Anyway, una-una, syempre, I'm sorry about your dad. Thank you. Mm-hmm. You know, ako din kasi, how ilang years na dinialisis ng daddy? Oh, actually, I think it happened 2-3 years ago. Pero ilang years siyang dinadialisis? Oh! Gano'ng katagal? Four years. Kasi, you know, I share the same sentiments. Yes. Kasi my dad also underwent dialysis for 11 years. Wow. He passed na. He's lucky to last 11 years pa. I know, right? He's lucky. Yes. Kasi syempre, may mga iba talagang bonus na yun. Yes, yung 11. Kasi I took care of him. Yeah. Had I known about this vegan thing, you know, it actually probably might prolong his life. Exactly. You know, but at least maganda yung, yung, kasi, ang maganda kasi sa story ni Ivan, testimonial. That's why they're doing the business. And at the same time, nakakatulong. Totoo. Diba? Sa ngayon, Ivan, syempre dahil online kayo, right? Yes, we're online. Ano yung mga ano, we want to know, kung ano yung mga naging challenges na hinarap nyo when you guys were starting. Okay. Para at least dun sa mga nanonood sa atin, dun sa mga may planong mag-online, they have, business, you know, you can inspire them. Sige. Una, the start is, when you're starting, it's like, maybe a business advice, no? For if you're going to start an online home business. Yung friends nyo, mahal kayo ng friends nyo, pero mapapagod at mapapagod sila sa inyo. Okay. Diba? You have to accept that. Lalo na if you're an online business product. So, una mong client, your inner circle. Your friends, your family. Pag next week, hindi naman pwedeng sila ulit. Sabihin mo nang mahaba ang PC nila sa'yo, 3 weeks. They can't be yung client mo palagi. So, you have to strategize. You have to study marketing ads. Boosting on Facebook, you can try that. So, yun ang mga tinry namin. So, once, pinakamahirap yung vegan burrito namin noon, you just have like 10 friends to buy the product hanggang napapagod na. So, the challenge was bringing the product out there. And then you do boosting. And then sometimes the audience gets saturated. Yes. So, it's really in marketing. The challenge is in marketing. Kitchen-wise naman, the more you market and the more the marketing is successful, the reach is getting bigger, yung kitchen mo naman ang naiiwan. So may times na, okay lang natin isa pang freezer. So naging it's a good problem. It's a healthy problem. It's a good problem. Pero pag ikaw lang mag-isa, tapos ikaw pa yung sumasagot ng inquiries, it's a 24/7 job. It's a 24/7 job. Isipin mo,
since it's an online business, ang mga tao may gising ng 2 a.m. to 5 a.m. yung mga call center. Yes. We have clients na work from home na call center. And then babalik Andrea, ang increase. Yes! Araw, yeah. Ng 9 a.m. to 1 p.m. Ang pahinga ko, 2 to 3 p.m. Hanggang, 3 p.m. to 7 p.m. na naman. And then 9 to 10. So ang tulog ko lang parang 10 to 2 a.m. that time. Kasi magigising akong pagtingin mo sa cellphone mo, ang daming increase. Na walang ibang sasagot, ikaw lang. So, with God's blessing, if you're successful, hits a market, it's the adjustment of adapting to it. It's adjusting to making the wise choices of should you get a staff now? Should you expand? Or should you limit your... It's those questions that you have to ask yourself. Pero I think, as long as you're doing the business for love, everything will follow. Everything will follow. And don't forget to give back. Tama. Oh. Don't forget to give back. Susunod yun lahat, kahit anong problem. Pag nagsasalita si Ivan, gusto mo yung ending ng sinasabi niya, sabihin mo na lang, Amen. Diba? Ganun yung feel. Pero wala ka bang planong ganun itayo as a restaurant? Eventually. I think, hopefully, before the year ends, magawa namin with the help of a lot of friends. Hopefully. By maybe December 23-ish? Darating namin, dalhin natin siya sa Marikina, somewhere there. And it might be a vegan buffet. Wow. Very affordable. Abangan niyo yan. Abang-abang. Tingin lang po tayo sa Tita Mami's page. Alright. Siguro, invite natin kung ano yung mga social media accounts ng Tita Mami's na sana ma-experience ko yan para masabi ko rin yung Amen. Diba? Ano mga social media accounts ng Tita Mami's? Okay, Tita Mami's, you can find it on Facebook, Instagram, and of course, Laika. We accept Laika gems. So, send your Laikas lang. And, yun lang. DM us to order. We have menus already for the whole week of December. And, meron kaming Noche Buena package na 1,000 lang, apat na large tubs of vegan food. So, check it out. Very affordable, good for the family. Make the healthy choice and it's affordable. Kita Mamis! Ayan, so nakikita nyo naman sa screen. Yan, di ba? Kumaga, ito naman yung episode naman natin. It's our show, so they can watch it again para at least makita nila, no? Tapos, bukod sa pagiging business entrepreneur, what else do you do, Ivan? Oh, what else? I originally started as an actor, a magician, events host, ooh, and things. Okay, so you're acting. Yes. Buti na itanong natin. Correct. Kasi syempre hindi natin siya papalagpasin sa ating bunot mo, tatak mo. Correct. Since you have a very nice voice and it's very modulated. Thank you very much. Love it. You know. So ito, merong i-explain si Tony. Ayan po. Meron kaming tubo, talagang sa akin. Oh. Alam mo naman, nahihirapan ako mag-explain sa mga ganyan. Diba? Meron kaming dalawang bowl. Ayan, kailangan mong bumunot. Okay. Kasi naging English ka. Bakit mo in-English? Yung first bowl, ano to? Oo, mga iconic movie mga lines. Mga iconic movie lines. Yung second bowl, mga situation. O, di ba ikaw rin nagsabi? O yan, so kailangan bumunot dito. Okay. Tapos, basa lang muna niya. Basa lang muna. Babasahin lang muna. Tapos, iaarte mo kung ano yung situational emotion. Pero basahin mo muna. Sige, basa lang. Oh my God. Basa lang, 5, 4, 3, 2, action. Putik nga ako, pero kahit ganito ako, nagsisimba ako kahit paano. At ang Vilma Santos, T-Bird at ako. Ay! Yun na yun, yun yung mahaba, ako meron pa. Mahaba pa. Sige, go. Putik nga ako, pero kahit ganito ako, nagsisimba ako kahit paano. At ang sabi ng nasa itaas ang sala. Sala sa init, sala sa lamig. Sala sa init, sala sa lamig. Bilman niya. Iniluluwa ng langit, isinusuka ng Diyos. Oh my God. Pero, that line is so iconic. Grabe. Grabe. So, siguro sabi ni Ivan, ano ba to? Ano ba to? Yan yung situational emotion. Yan yung iaarte mo. So, pakibasa lang ang situational emotion. At ang sumasayaw ng TikTok habang sinasabi ang linya. Yan! Ayan! Direct! Andito talaga ako ngayon eh. Yun.
Yun yun. So, syempre, this is bunot mo, tatak mo. Yes. This is Tatak Ivan. Tatak, kaya pang malakasan to. You know, Ivan, pwede kang tumayo kasi syempre mag-tiktok dance ka. Mag-tiktok ka ba? O ano bang ano? Ano bang merong tiktok dance? Or something? Maraming TikTok dance, di ba? Blow up lang tayo. Pak, yung mga ganyan. Yeah, pwede ganyan. Pwede ganun yun. Tan, 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 mga ganyan, di ba? Marami, marami. Ang dami ngayon, ang dami ngayon. Go! So, eto ang ating camera. Iyan ang ating camera. Yes, sa aking signal, pang malakasan, this is Ivan's. Bunot mo, tatak mo. 5, 4, 3, 2, 1, and action! Sa mimili niya. Pero ba tayo? Yan. Okay. Putik ka! Sige. Putik nga ako, pero kahit ganito ako, kahit ano sa'yo. Nagsisimba ako kahit paano. At ang sabi na sa itaas, ang salo sa init, salo sa lamig, iniluluwa ng langit, isinusuka ng Diyos. Amen! Pak! Amen! Ginana lang po natin sa boses. Isinusuka ng Diyos! Correct! Panalo! Anyway, maraming salamat. Thank you, Ivan. Salamat po! Maraming thank salamat you. For having Tita Manny. Tita Manny. Again, invite everybody. Oh, again, thank you so much. Once again, you can secure your slots na po for our vegan Noche Buena. Again, 1,000 pesos lang po. Apat na vegan ulam tubs. Napaka-healthy. Ang isang tub po ay good for 4. So, apat yon na large tub. 1,000 na. And for our weekly slots of 21 vegan ulams for 700 pesos for 1 week, that's just like 3,400. So, message us on our social media, Facebook, Instagram, and on Laika. We accept Laika gems. Just search Tita Mommies. Maraming salamat. Thank you. Okay, we will be right back for more. Promise. This program is brought to you by Florencia's Kitchen, Supling, Mucho's Kitchen, M Gallery, M Clothing, M Om, Hazel Berry, Aura Rus Aesthetics and Medical Group, and CCYG Il Terrazzo. This program is brought to you by Florencia's Kitchen, Supling, Mucho's Kitchen, M Gallery, M Clothing, M Om, Hazel Berry, Aura Rus Aesthetics and Medical Group, and CCYG Il Terrazzo. This program is brought to you by Florencia's Kitchen, Supling, Mucho's Kitchen, M Gallery, M Clothing, M Om, Hazel Berry, Aura Rus Aesthetics and Medical Group, and CCYG Il Terrazzo. This program is brought to you by Florencia's Kitchen, Supling, Mucho's Kitchen, M Gallery, M Clothing, M Om, Hazel Berry, Aura Rus Aesthetics and Medical Group, and CCYG Il Terrazzo. Mel and Toni Show. And we are back to back. Ayan, kahit po namin pasalamatan ang ating mga sponsors. Ayan, Concept, Florencia's Kitchen, Supling, Hazelberry, Bethlehem. Yan, syempre ang pasta-rific na sobrang sarap. Diba? The Perfume Lab. Wow! Mucho's Kitchen. Follow Mucho's Kitchen ng Instagram kasi nag-accept na ng ano yung orders this holiday season. Okay? Ang M Gallery, meron silang ongoing exhibit from December 3 to January 3. Kaya follow M Gallery Manila on Instagram too. Of course, thank you M Clothing, M Om, Chung Chung Yunga or CCYG. And of course, to Triskelion Radio TV. Maraming salamat. Triskelion Radio TV. Yan. Okay. Tapos, Direk, alam ko, di ba, may papasalamatan pa tayo? Yes. Nais namin bati ng mga sumusunod. Unang-una, kasi tomorrow, papasalamatan ko na in advance ang aming lunch and dinner.
si Ms. Anna Fernandez of A2 Food Hub. Thank you so much. At maraming salamat din kay Trina Angeles of Comida Casers. Nako, I can't wait to try your dishes tomorrow. Me and my family are excited already. Salamat. Correct. Oh, ngayon naman, kumusta naman natin ang ating mga ka-TNTS tonight. Nako, sino kaya ang ating mga nagko-comment? Correct. Yes. Walang nagko-comment. Kasi alam mo bakit? Ayaw nga mag-comment kasi natulala sila. Nakanga sila kay Ivan. Kasi nga, di ba? Oo. Kasi alam mo, habang nagsasalita si Ivan, talaga ang ganda ng boses si Ivan. Di ba? Okay. Okay, at ngayon, ang pinakahihintay. Ito na ang... Light with Mel and Toni. Ano mo natatawa pa rin? Oo. Alam mo bang ginagaya yung singit ko kinikiliti? Alam mo nakikiliti yung singit ko, promise, kapag narinig ko yon, di ba? Okay, our guests for tonight are actors, models, and brand endorsers. Sila ang bida ng BL series Love at the End of the World. Kaya show VTR. Guests for tonight, Kristof, Garcia, and yes, hi guys. Good evening. Ayan. Oo nga eh. At saka ano? Good evening. Para silang mga ano, bata pa, di ba? Para yung isang picture ni Rex noon, di ko, 12 years old lang ba siya? Bata, di ba? 14, ang bata, di ba? Correct. Si Kristof naman, very, ano, tantalizing ang beauty. Yes. Oh, sus. Ano, kamusta, ano ang pinagkakabalahan nyo ngayon, Rex and Kristof? Ano, kamusta ang buhay-buhay? Ang pinagkakabalahan natin? Ngayon po, meron kaming series ni Kristof. Pa-on natin muna yung camera. Yung mic? Ayun, sorry guys. Cause of delay. It's okay. Meron kami series ngayon ni Kristof, yung Love at the End of the World. Ilalabas na siya this December 30 sa Gaga Ulala. Gaga Ulala. Gaga Ulala. Yun ang pinagkakabalahan. What about you, Kristof? Kamusta? Kamusta ang buhay-buhay ang pinagkakabalahan? Bukod sa Love at the End of the World. Ayun na, bukod sa busy sa pag-promote. Ayun na, regular host ako sa Showtime Online Universe. Oh, at okay. Minsan nag-po-prod kami sa Showtime. At bukod dito, may mga ginagawa pa akong ibang mga series po. Nakakatuwa kasi nakatingin siya kay Rex, parang tama ba yung sinasabi ko? Ano ba ito? Okay ba? Sabihin mo kung ano. Sabihin mo sa amin. Ano ba yun? Kristof, di ba? Ano yung mga pinagkakabalahan pa? Ano pa yung... Maliban yung, dyan. Ano, bukod kasi dito may sabakong BL na ginagawa. Wow. At ayun, pwede ba sabihin ni? Nagkukumuha ako minsan. Pwede. Anything under the sun naman dito eh. Pwede. Yung kumu mo tuwing kailan? Pag-trip ko lang. Pag-trip? Mayaman, pag-trip lang yan. Ang ganda nun ha, kasi syempre... Pag-trip ko ng mga ano, di ba? Oo, tsaka maganda yung pag-trip niya lang, malalaman ng mga followers niya. Kasi kung kailan siya mag-trip. Minsan nag-vlog ako sa Showtime. Kasi sila may mga exact ano eh. Schedule dates, sila, yeah, mga dates. Ako sinasabi ko, ayan, nabangan nyo, baka magkukuma ko mamaya. Hindi ko pa sure mga ganyan. Pero at least may ahead of time na sasabi niya. Oh, at inaabangan ka naman talaga nila. Once na mag-post ka na nagkukumo ka, 'di ba? So 'yun. Oh. Nakakaloka. Oh, malapit ang Pasko. Parang galit ako, hindi ba? Malapit ang Pasko. Anong plano niyo? Yan. Ano kasi mas maganda talaga safe tayo. Kaya stay na lang sa bahay. Mga inaanak ganyan. importante talaga 'yan, no? Oh. Mahal ko kayo kaya mag-stay kayo sa bahay. Gusto ko yun. That's the best. Ang ganda nun. Ang gandang excuse, di ba? Pero may Gcash na ngayon daw, so...
Hindi ko pay Maya. Or like, paano gamitin yun? Rex, ikaw, ano? Yun, nag-iisip na ako ng mga pangre-regalo sa... Ay, mayaman daw. Hindi ako mayaman. I mean, kasi... O, oh, alam ko na ba na mayaman siya? Hindi ako mayaman. May restaurant, may gasoline station. Huwag kayong maniniwala. Ayun, syempre, mga inaanak, mga pinsan, mga bata, panahon nila yung Pasko, so ibigay natin sa kanila. By... Tama. Oh, kidding aside. Ayan na, gusto ko si Kristof sabi niya, kidding aside. Kidding aside, may pinaplano ako para sa mga pamangkin ko kasi nawala na yung tradisyon na yun nung kami pa. Okay. Ako yung parang tawag din, anong term na yun? Kasi tatanong niya. Ako yung mag-ano din sa occasion na yun, sa 24. Host, yeah. Ako yung mag-host. The guest host. Oh, yan. Tama, diba? Tama. Tama. Kasi nawala yung tradition na yun, na-stop sa amin eh. Naawak sa mga bata, kailangan nilang ma-experience yun. Para pag sila naman yung kasigidad namin, gawin din nila yun. So, kumaga parang, kumaga parang tradition. Exchange gift, ganyan. Okay. Bukod sa love at the end of the world, saan pa kayo nagkatrabaho? Siyempre, itong ginagawa niyo. Meron ba kayong ito before? Pa lang po, dito so pa this lang is po. Like the first time? Minsan nagkikita kami sa mga premiere nights. Kasi si Direk Jason Paul. May iba premiere nights si Direk Jason Paul. Sa mana yun. Pag nag-attend naman. Pero hindi kami nag-usap kasi hindi kami magkakilala. So tingin-tingin na lang kayo. Yeah. Diba? Tapos, Tol, kamusta? Ganyan. Yung pala magkakain na kami ng daliri. Oh, ang sarap yun. Try it. Charot! Diba? I wanna try it. Gawain mo yun. Charot! Diba? Parang ikaw yata inspiration ng director din eh. Parang pwede. Inspiration niya yung sarili niya. Nakukilala yung director. Dahil dyan, si Direk Shandy. May game tayo ngayong gabi. Ire-re-enact nila Kuya Mel. Nag-viral na. Hindi ka napanood pa yun, pero I've heard about that. Katulad kanina, yung aming makeup artist, yes. Yun niya yung sinabi about yung daliri, di ba? Ano bang meron sa daliri? Parang ginawa yung lollipop ba yun? Ganun. Something like that, di ba, Cora? Ang daming mga accounts sa Twitter yata yung naban dahil dyan sa... Parang for a time sa teaser, si Shandy rin bang ang daming na-suspend. Si Shandy rin po. Kaya naman, kasi storya ni Shandy, yan yung mga experience. Tama ba ako, Shandy? Alam ko nanonood ka. Nanonood siya. Senior na to eh. Oh, di ba? Anong story ba ng BL series na to? Love at the End of the World. Yes. Yeah, na from the title itself, Love at the End of the World. Ano yung story niya? It's about yung love at the end of the world. Ang sobrang clear nung explanation. Hindi, ganito siya. Gets na gets ko, Kristof. Kuhang kuha ko. Gets na gets ko. 7 days na bago magunaw yung mundo, ipapakita namin dito kung paano yung pagmamahalan, yung pagsubok ng... Pagsubok? Pagsubok, ha? Pagsubok. Na pagdadaanan ng apat na couples. Yes. Okay. Kung paano nila haharapin ng kung masaya ba sila or... Di ba? Ano ba? So iba-ibang magtrabaho story ka. Parang yun. Yes po. First four episodes, iba-iba. Pairs, tapos magko-connect siya sa episode. This episode, yan. Magko-connect na yung mga boy-boy namin. Ay, pero hindi kami magkakasama-sama. Okay. Tapos yung settings nito sa iba't ibang party ng Pilipinas. Tapos, kung anong mangyayari. Sila Nico Fowler, Gold Azeron, si Marky Strom. Tapos sila Khalid Ruiz, si Yam Mercado, at saka Elijah Fillmore. Oh. May mga kasama po namin. So anything to add to that, Rex, no, sa sinabi niyo, yun na yun. Yung 7 days na lang. 7 days na lang. Ano gagawin ng mga pairs na yun. So medyo kakaiba tong BL na to, hindi lang siya kilig. So medyo malayo siya din sa usual na BL series. Na napapanood natin. Kasi ito parang dark erotic thriller. Yeah. Na may pagka sci-fi. Ang naging process ni Direk Shandy. So mag-expect kayo ng yung erotic eh. Mag-expect kayo ng madaming sex scenes, madaming drama, maduguto. Parang longest sex scene ata yung sa episode 1. Mga long takes, mga 30 minutes, guys, 10 minutes. Sasawa kayo ko
gosh. Ay, so talagang ibig nilang sabihin, mabubusog kayo dito. Yes. Pag ganyan. Diba? Oo. Kompleto. Diba, ang daming ano. Okay, how was the process in making the series and working with each other? And of course, kay Direk Shandy, yes. If I may add. Siguro sa akin, mas iba yung experience ko kay Kristof. Kasi part ako nung production, I'm one of the EP. So nakita ko si Direk Shandy kung paano niya simulan. Like, nagsimula lang sa kwentuhan hanggang sa ipasulat niya na yung storya, hanggang sa kumukuha na ng actors, hanggang sa ma-shoot, tapos ma-edit and all. So nakita ko kung paano niya binuo. So talagang pinagpaguran niya. Siguro kalahati ng 2020 niya binuos niya dito. Until now, nag-edit pa rin siya. So worth it naman yung, may napalad ka na ba? Wala pa. Meron. Grabe. So, pinaghirapan talaga. Excited ako dito. Kaya, thank you. Anything to add to that? Ano? Ako naman, ano, nung pinipresent ni Direk Shandy, ito nakita ko yung passion, yung eagerness niya. At na-believe talaga ako, na-excited ako na gawin to kasi alam ko di ako yung first choice. At dahil medyo challenging nga yung role, madaming nag-turn down kasi nga di nila kaya. Gawin ba? Natakot. Pero ako na-excited. Sino turn down? Ako. Inintriga. Mamaya. Kasi siguro para sa sabihin na niya. Minsan pa naman wala akong preno yung parang yun na nga which I like. You know, kasi you're very real. You know, kanina ka pa yung ano mo, yung atake niya. Correct. Very natural and very real which I like. No. So you have to keep mo lang yung ganyan kasi it will make you humble. Okay, thank you. Kasi naman ang etos ka, di ba? Ito minsan. Ay, nagtruan sila. Kasi iba, sobrang opposite na sila. Yes, di ba? Yes. So, sila ako hindi real. Grabe. So si Rex kasi it's very ano, very what's this? May pagka-prim and proper si Rex. Pero, hindi rin? Hindi pa ako tapos eh. May pagka-prim and proper pero nasa loobang tulog. Alam mo yun, yung parang gano'n makikita mo eh. Pero, which I like. Oh. Diba? Yung which I like, diba? Tanong mo na. Oo, may tanong nga pala ako. As an actor, paano kayo naghahanda sa role nyo? Yan. How do you prepare for the role? Sa akin, go with the flow lang. Then nag-workshop tayo, di ba? Yun. Like, di ba? Sexual. Ang galing kasi ni Rex. Di ba? Ang galing. Kaya, tinatay ka, di ba? Kaya kayo yung gusto ko kay Kristo. Hindi, nag-workshop tayo. Kasi yun yung totoo eh. Di ba nag-workshop tayo? Nag-sexual chemistry kami. Yung naka-boxers lang para walang ilangan, ganun. Sinanay na kami. Tapos, yun, madaming workshops. Madaming workshop. Ako na lang yung ano. Ayun. Paano mo na lang ano, prepare yung sarili mo para dito. Ay, ako magayon kay Rex na ano, hindi mo ba to, hindi ba kayo bukod sa workshop no? Hindi ba kayo nag-research about this, yung sa role na binigay sa inyo? Mm-hmm. Kunyari ito yung peg. Si ganito yung peg, hindi nyo ba ni-research kung anong character yon or what? May mga ganong preparation ba naganap? Na-spoon-feed kami ni Shandy kasi binigay niya yung, kunyari, role mo si Ben. Binigay niya na yung background. Si Ben, pinanganak ng ganito, ganyan, tatay niya, ganito, ganyan. Kahit wala si script, binigyan na kami ng character description para alam na namin. Buo na kami, i-arte na lang namin. So, ay, okay. Ang ganda naman nun. Kumaga may motivation na, di ba? Bago kayo napunta sa showbiz, paano kayo nag-ano dito? Anong story ni Rex? Anong story ni Kristof? Sa commercial ba kayo nag-start? Paano kayo napunta sa showbiz? Sa contest ba? Sa competition? How? Sige, ikaw, Kristof. Bastute! Ako, grade 2 pa lang ako. Pangarap ko na mag-artista eh. Okay. Tapos, grade 2? Yeah, grade 2. Ang grade 2? Mga grade 2, mga ano yan? 8 years old, 9, ganyan. Grade 2 pa lang alam ko na yung gusto ko. Tapos ayun, so nag-invest ako ng ano, time para dito. Nag-workshop ako. Sumasali ako sa mga school plays, sa church, ganyan. Okay. Sinalagaan ko na yung sarili ko. Di na ako naglalaro sa labas kasi baka, ano yung tawag doon? Madapa, masugatan. Oo, mga skin, yung mga ganyan. Ayun. Tapos, nag-audition na ako, bata pa lang sa mga commercials. Tapos,
sa ano, tawag dito? Yun, sa mga contest. Sa mga contest, tapos nag-audition ako sa kabilang network. Sa GMA. Sa GMA. Protege, doon ko nakakilala si Kuya Germs. Tapos pinasok niya ako sa Walang Tulugan. Nag-hi ka, Kuya Germs. Oo, pari pala. Siguro man. Taga lang ako. Hindi ko kinaya. Hindi ko talaga kinaya si Tony, promise. Si Kuya Germs, sabi niya. Kuya Germs, bakit siya sa taas ka man, ha? Siyempre nasa heaven na yung tatay natin. Dito rest siya nagaya. Ang nasa kanan mo, si Kuya Germs. Yung mga klase si Tony. Yes, you were saying, Kristof, na okay. So, Walang Tulugan. Yun, dun ako na-discover ni Kuya Germs sa Protege. Okay. Kasi di ako nakapasok sa top 14 hanggang 17, 16 lang yata ako. Tapos sa yun, nung pinasok niya ako doon, medyo maano na siya, medyo mahina na. Mm-hmm. So ilang months lang ako sa walang, mga 2 to 3 months lang ako sa Walang Tulugan. Yun, after na nung namatay na siya, inabsorb ako nung manager ko na si Sir Juan Paulo Infante. Mm-hmm. Tapos binigyan niya ako ng mga show sa GMA, yung mga sa mga teleserye, ganun nakagawa ko ng iba't ibang ano. Tapos, nung sa showtime naman, naghahanap sila ng next leading man. Ang haba ba? Mahaba. Hindi, pero at least, naibigay niya yung ano, nag-leading man sa showtime? Ano yun, bida man. Bida man. Nanalo ka ba doon? Hindi po. Isa ako sa mga grand finalists. At di ako nakapasok sa top 12. Pero, okay. Isa na sa London pa rin hanggang ngayon. Oo. Pero nandito ka, tingnan mo. Thank you po. Tapos ayun, nagdire-diretso na. What about you, Rex? Ako po, grade 1 pa lang ako. Gusto na talaga. Ikaw grade 2, di ba? Okay. So, unahan, di ba? Unahan yan. Okay, go. Hindi, ayun, nagsimula po ako nung after ko mag-high school. Sabi ko kasi gusto ko mag-artista. Tapos may sa school. Tapos ka na mag-high school? Charot na! Kasi itsura niya. Kala ko na, grade 7. Diba? Ang bata! Hindi, ayun. Nawala ako. Sejo High School. Yeah, nag-start ako ng high school, tapos nag-start ako ng extra sa MMK. Pumunta ako sa set bilang yung crowd, yung naglalakad, tapos alam mo, nasa ilalim ng puno. Talent. Tapos, parang nagkulang sila ng isang actor ata, as bully, kaaway nung ganyan. Tapos, parang yung PA naghahanap, yung tinuro ako kung kaya ko daw mag-lines, kahit wala akong alam, umuo ako. Tapos, yun, after nun, naging suki nila, kinukuha nila every 3 months. Okay. Pero nagpuputol-putol that time kasi nag-aaral ako ng college. Pero yun, ngayon, gusto ko na ituloy-tuloy dahil tapos na naman ako ng college. Anong course ang natapos natin, Rex? Com Arts po. Communication Com Arts. Com Arts. Okay. What about you, Kristof? Finish ka na sa school? Or BSHRM. Ay. Oh. Back. Tuto na kayo. Mga chill-chill lang na course. Okay. Winner tong si ano eh. Kaya chill-chill lang ako. Chill-chill lang na course. Kasi siya pang ano, matalino yung course mo. Hindi rin. Oh, naman siya. Ay, oh, basta. Pang matalino naman yung BSHRM. Kaso ako yung kakayahan ko kasi. Marami tayong hanggang dun lang. Nagkakatuwa lang. Sorry guys. Di ako na-discriminate ng course. Para sa akin lang yung kaya ko. Ng, kasi pag ito kasama ko, magiging masamang tao ako. Nasa pep na tayo bukas. Sobrang enjoy si Kristof. And that's why they gel together. Yes. You know, opposites attract. Anyway, since you're all too young yet, may I ask, ilang taon na si Rex at si Kristof? 27 na po. 27? Same, 27. Same. Okay. Ano ang greatest lesson na natutunan nyo sa buhay? Sa edad na ganyan, ha? Sa Kristof. Edad na 27. Ay, sige, sige. Ako, Tony. Ako, Tony. Ako ba muna? Ikaw? Oh, ikaw na. Sige. Sa akin, ano, maging mabuti kang tao palagi. Mm-hmm. Tapos, pag naging mabuti kang tao, ma-attract mo na yung mga positive energy sa paligid mo. Basta yun. Maging mabuti ang tao. Huwag kang ang hirap na masundan. Ano sinabi mo? Kaya mo yan. Ako maging ano, chill-chill lang, ganyan. Hindi, ano, maging grateful lang lagi. Kasi kapag ka may ganun kang puso, kahit maliit lang na bagay yan, pinagpapasalamat mo. At
hindi ka na magiging ano, para magiging contento ka, pag grateful ka. Kasi hindi ka na mag-aasin ng kung ano-ano pa. Kasi minsan nade-depress tayo or na-stress tayo pag hindi tayo contento sa kung anong meron tayo. So, kapag grateful ka at na-accept mo kung ano meron ka, magiging happy ka lagi. Totoo. Amen, amen. Kasi yun ang mga naibulot sa kanila. Diba? Kaya ang ganda. At dahil dyan, meron kaming bunot mo, tatak mo. Diba? Kailangan pa ba explain na panood naman nila kung paano yun? Ayun. Gusto mo yun? Nakita nyo kanina yung nag-guest si Ivan, ang diba? Ating... Hindi ko sumasayo. Diba? Sumayaw siya. Pero diba? Syempre, depende sa situation na Depende sa situation na mabubunot nyo. So, simulan natin sa'yo, Rex. Oo, sa'yo. Diba? Parang ganun lang. So, merong iconic movie lines. Rex, oh, bunot lang muna, tas basa. Alala ko si Ivan kanina, di ba? Parang ano, newscaster. Sana wala. May English ba dito na, ano, na lines? Yes. Ala, bululok sa English. Kaya mo yan. So, wala daw, wala daw English, sabi niya. Basa lang. Basa. Basahin mo lang muna. Walang oh, wala mo na emotion. Sa puso nang galing ang pagpapatawad, wala akong puso. Nagmana ako sa'yo. Ay, kapatid niya yung nagsabi niyan. Yeah. Anong Miss pelikula? Miss Marcel Soriano, ikaw pa lang ang minahal. Ay. Kilala ni, ano, kilala ko okay. Si mm. Bata pa lang pinapanood na kita. Debi rulo. Sabi ko na, that's inside. Debi rulo. Tawang-tawa ka, ano? Ha? Hindi, kasi bata ka rin naman nun, child actor ka kapatid. Yung mama ko idol niya si Maricel. Ah. Kaso si mama malaki bibig eh. Yung nanidol na presidente, di ba? Nang mga chismos. Totoo? Hi, ma'am. O oh, sige, ano yung situational emotion na nabunot ni Rex? Ka-video chat mo, crush mo, at nagpapasexy ka. Ay, oh, kaya mo ayan. Yan. Kaya mo bang so dapat sumagot siya ngayon? Ay, oh. Uy, ba't ka naman tumatawa? Ako pala. Yung pala si Cora. Ako talaga. O, oh, ayan na. Crush niya si Tony. So, kailangan. Hindi, naka-mic na si, ano, okay. Si, nakalapel na si Tony. So, dapat sumagot ka. Ayan. Nalapin. Ay, paki-ano natin wala. Yung method monitor. Method ako. Ba't nawala? Hindi pwedeng isagot. Ayan. Kasi maingay. Method. Papatayin ko yung sounds. I-ano. I-mimit. Method actor siya. Guys, no, kailangan niya ng totoong ano. Sinabotahe po. Dito yung ano, meron yan. Hindi lang naman sa yes, studio. Okay. Ah, hindi lang siya nakikita. Oo, hindi lang. Pero pamaano yan. Okay. Okay. Ito ay bunot mo, tatak Rex. Okay. On my 5, 4, 3, 2, and action. Babe, sa puso ng gal. Ah, dyan pala. Oo. Oh. Kala mo magagamit mo yung ginawa mo, hindi mo magagamit. 5, 4, 3, 2, and action. Sa puso nang galing ang pagpapatawad. Wala akong puso. Tony ko! Ano pinagawa mo, Marty? Badila. Okay, next. Anyway, it's Kristof's turn. Para hindi ka na mapagod. Yan. Thank you. Basa lang muna. Basa lang. English ba, Kristof? Ay, ang haba. Hindi naman ako kapirasong buto na pwede mong balik-balikan kapag wala kang makain. Sino yan? Pag di ko to na ano nang maayos, pakasampalin niya ako. Cherry Hill. Cherry Hill. Yun. Alam ko, lang. Ano siya pag kahit wala ka na. Oh, wow. Pero kilala mo si Cherry Hill, oo, diba? Pag mali yung yan, pronunciation ng name niya, oo, magagalit siya. Huwag matatawaging tita si Cherry Hill. Oo, alam mo yun na. Cherry Hill. Masakit ang tiyan mo at nagmamacho dancing ka. Yan ang ano niya. Yan ang kanyang situational emotion. Masakit ang tiyan habang nagmamacho dancing. Tapos yun yung ano. Padonis. Wait for my cue ah. So this is bunot mo, tatak di mo. Hindi ako marunong magsakit. Tatak Kristof. Here we go. Please. And 5, 4, 3, 2, and action! Hindi naman ako kapirasong. Wait. Wide daw, wide. 5, 4, 3, 2, and action! Hindi naman ako kapira... VCR dito. Last take. Kapirasong buto na... na pwede mong balik.
Pwede. Kapag wala... Punta kayo sa... Kapag wala... Kapag wala kang makain. Ayun, na-relax na. Alright! Ang hirap! Thank you so much! Parang actual workshop, diba? Correct! So it's different. Dito lang yan sa The Mel and Toni Show. Yan ang galing, ano? Ang saya. Yes. So, syempre, pasasalamat and at the same time, invitation sa yes. Love at the End of the World. Go, Kristof! And guys, salamat sa The Mel and Toni Show for having us. Sobrang nag-enjoy ako guys at feeling ko babalik ako dito. Sana invite niyo po kami ulit. Ayun. Ayun guys, follow niyo ako sa Kristof_Garcia kahit saan yan. Sabi nga ng mga magulang niyo, follow your dreams. Kaya follow niyo. Biro lang. Ayun. Sa December 30, Love at the End of the World sa Gaga Ulala. Let's yeah. Maraming salamat, Sir Mel and Toni, sa pag-invite sa amin Kristof dito. At Sir CJ, thank you. Salamat Sir CJ. Po. And guys, inimita namin kayo manood ng Love at the End of the World, December 30 na sa Gaga Ulala. Mag-enjoy po kayo. Sabayan nyo kami magpapatok sa End of the World. Yes. End of the year, wala. Yeah. December 30. Hello po kay Direk Shandy. Hi, Direk Shandy. Temporary insanity. Hi, guys. Kapatid. Okay, syempre ang aking social media account, wala namang nagbago, I am Toni ko sa Laika. Sa Facebook, yan, sa Laika, sa TikTok, sa Instagram, sinabi ko na, paulit-ulit ako. At syempre sa YouTube channel ko, Toni ko, please subscribe kasi dito nyo mapapanood yung The Mel and Toni. Yan, and syempre sa akin naman, sa Facebook, The Real Mel Martinez, sa Laika, it's Mel_Martinez_13, sa TikTok, nako, December 10 or 11, may bago tayong acting challenge, ang pamagat, Pasko na. Sinta ko. Diba? Ah, walang sinta ko. Wala, Pasko na, pero it's really beautiful. Tapos ang aking Instagram, yan, Meliton13, at syempre puro mga behind the scenes ng The Rainbow Prince, yung BL series na nagawa ko, doon sa aking The Mel Martinez channel on YouTube. Bago tayong magwakas, bigay muna natin ang ano sa kanila. Kasi wow! Wow! So, eto na. Ang dami. From Bethlehem. Yeah. Salamat. Yeah. Thank you, Bethlehem. Salamat, Nino. Perfume. Perfume. Merry Christmas. Wow! Ayan. Ang dami. Siyempre meron pastry. At of course, meron tayong mga pastry. Salamat po. Ito kami Hazel Berry mamaya. Ang dami. So, meron tayong ano? So, babalikan ba natin yung direct? Oo. Hindi. At meron tayong ano, Rex and Kristof, before we end the show, meron kaming ano parate, food for thought, or meron tayong mga code of the day. Bago tayo maganyan, may mga nag-comment. O, kailangan muna kami magbasa ng comment. Sige okay. Nga. Go. Okay, Pot-Pot. Oiko, hello Coach Kuliti at ni Toni, The Mel and Toni Show. Hi, Pot-Pot. Hi, Pot. Yes. Ayan, pasyato po si Toni from Davao. Ah, okay. Hi. Hindi natin mabasa masyado pabalik yung ano yes. Eh. Sabi ni Owen. Owen Alcantar, ganda ng ganito Kuya Mel. Thank you Owen. How are you? Thank you. Alam mo si Owen para tinagaan yung yes. TikTok eh. Yes. Thank you Owen. Hi Owen, thank you. Ayan, yan ko. Hello, I cheat. Okay. Si Ross Hart. Ross Flores Velasco. Alright, si Clarice Guevara. Thank you po. Okay, si Clarice. Hi. Si Nancy Sarmiento, good morning po. Good morning, gabi na. Ah, baka sa kanya kasi good morning na si Mang Bansak. Yeah, baka nandun si Ano. Yeah. Anyway, si Geno Bahay. Hi, Kuya Kristof and Mommy Toni ko and Sir Mel. Always support every Tuesday. Hoping manalo po sa Halakhak TMTS. Actually, Geno, nakita ka namin. Yeah. At isa ka sa ano, sa top 5. Correct. But please keep on joining kasi baka mamaya makuha mong jackpot. Exactly. Diba? Hello, Idol Kristof. From John Lendo. Mateo Vasquez. John. Kemi? Yeah. Anyway, so okay. So okay, fine. Ang ating ano, ang ating quote of the day. Thank you so much, or so much. Ay galing kay Ashton Kutcher, isa sa mga gusto kong Hollywood actor at the same time comedian. Yun yung sinasabi ko kanina na chill-chill lang. Huwag masyadong chill minsan. Huwag kang masettle kung ano yung binibigay ng buhay sa'yo.
Pero gawin mo yung kailangan mong gawin. Like magtrabaho ka, magtiyaga ka para mag ano, mag-improve yung magkaroon ka ng better life. Okay. Yeah, what about you, Ray? Yeah, binigyan tayo ng Diyos ng buhay. So nasa sa atin kung paano natin ito gagamitin na maayos. So kung gusto natin maging successful, mag-isipag tayo, mag-tiyaga tayo. Mm-mm. Parang hindi ko na narinig si Rex. Uminahina eh, no? Pahinahin. Hindi, tsaka syempre, ano ba, don't settle for what life gives you. Kung maga sa inyo bilang mga ano kayo eh, booming actors, yes. Wow. Binigyan kayo ng blessing ni Lord na to be an actor. Kung maga ibig sabihin, don't just settle there. Ibig sabihin, sa pagiging artista, sa pagiging mahusay na aktor, kailangan nag-evolve kayo. Yes, yes. Hindi kayong hanggang dito lang. So, yes. Kailangan nag-re-reinvent kayo sa sarili ninyo. And yun, bukod sa workshop, experience, di ba? You immerse on different kinds of roles, different people. Nag-elevate ang pagiging isang aktor. You have to love your craft. Tsaka, siyempre, hindi lang ito pera-pera, di ba? Passion is everything, okay? Yes, so, galingan ninyo. Parang ganon. Alright, maraming salamat sa ating producer, TC Entertainment, More Power, and to our K5 Digital Media family, to our technical director, Direct G. Caibal, and Toby Anastasio, I miss you, Toby, to our writer, director, syempre, Direct CJ Samson Baranga, Barinaga, Direct C. Cortega, and Direct Chairman Nonong Reyes, para di ako nagkakamali. Pag-rehearsal naman, kasi dapat ikaw ang nagsasalita na din ba natin ako nagkakamali. CJ Samson Barinaga. Barinaga. Ayan. Sa mga nanonood. Bakit ba parami yung barani? Sa mga nanonood at sumusunod. Ay, ikaw naman ang nagano. Sa mga nanonood at sumusuporta, please like and share the Mel and Toni Show on IG, FB, and like the app. And K-Fab Digital Media on FB. And of course, please subscribe sa Toni Ko YouTube channel kasi dito nyo mapanood ang The Mel and Toni Show. Sa YouTube. Yes. Thank you guys for watching. See you next. The Mel and Toni Show. 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 The Philippines' newest online network. Online network. K5 Digital Media. K5 Digital Media. Makikinig sa'yo. Makikinig sa'yo.